welcome back to my channel. Again, this is Kim Enriquez. Welcome back to my channel. Don't forget to hit that subscribe button below and of course, the notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang videos. Short video of unboxing or first impression about dun sa maintenance kit nga ni Ricks. So, the maintenance kit nga, di ba, nagagamitin ko, sabi ko sa last video ko, which is ito yung last video ko, panoorin nyo, kasi dyan nyo makikita kung maganda nga ba ang naging effect sa akin. Ni Ricks Clear Balm, ano nga ba ang mga insight ko dyan. And of course, kailangan nga natin gumamit ng maintenance kit nila. And ito yung nabili ko. Yan. Ito siya, guys. Yan. Napakita ko na rin siya dun sa last video ko, which is the poreless maintenance set ni Rick's Skin. Ito. Ayan. So, I'm going to use it for another 1 month ulit before ako mag-exfoliate kung kinakailangan ko pa. Pero kung hindi na, ito na yung gagamitin ko for maintenance nung dun sa result na nabigay sa akin ni Clear Balm. So, now I will just give you my first impression about this product and then soon, I will give you an update kung ano magiging resulta nito sa akin. So, if you want to know more about this product, just keep on watching. So, yun na nga guys, itong poreless maintenance set ni Rick's Skin, ayan, ito siya. It's just 350 pesos isang box. So, 350 pesos lang ang isang kit na ganito. Hindi ko lang sure kung gaano siya katagal, kung 1 month ba siya magtatagal sa atin or just 2 weeks. Pero, parang sa liit niya, maliit lang siya guys. Piling ko siguro mga 2 to 3 weeks lang yung tatagal nito sa atin sa paggamit. Depende sa'yo kung gaano makatipid. Kasi ako talaga matipid ako sa mga ganito. So, before natin isa-isahin yung laman niya, ito muna yung box ulit. Ayan. So, again, si Rick's Skin, hindi siya nag-fail sa kanyang packaging. Ayan. Simple lang yung box niya, guys. Unlike ni Clear Balm, na di ba meron pa siyang case for the creams, for everything na nandun sa loob. Pero siya ito, box lang siya, nasa loob na napapayo-tay. Wala nang lalagyan yung mga cream toner niya doon. So, yun na lang talaga. Box and yung content na lang. Pero, of course, andyan pa rin yung mga instructions. Ayan, yung content niya, nandyan pa rin sila. And yung mga paligid-ligid, as always, may print pa rin. So, napakaganda ng packaging ni Rick's Skin, guys. Hindi katulad ng ibang mga product. Hindi ko sila sinisiraan. Pero, na-amaze lang ako. Kasi, ang mura-mura ni Rick's Skin, pero ganun siya ka-effort para sa kanyang mga packaging. So, na-open natin. Ayan, ito lang siya, guys. Ganyan lang talaga yung laman niya. So, yun na yun. So, of course, we have the Rick's Skin Poreless Gel Cleanser. Ito siya, guys. Ayan. So, pink pa rin. Light pink and white yung color niya. And ito lang siya, ganyan lang siya kalaki. So, ilang grams ba to? 40 ml yung content nito and gel type na siya guys. Unlike ni Clear Balm na naka-soap pa siyang bar, eto gel type na lang. So, magagamit ko dito yung binigay sa akin ni Relo Mins na yung pagganin sa mukha, yung brush. So, magagamit ko. Perfect na perfect. Thank you dun Relo Mins. Sana sa susunod ulit. So, ayan. So, gel. Meron siyang foam or cleanser gel. Ito. Next, of course, step 2. The toner. Ito yung toner natin, guys. Ayan. So, yung toner is 60 ml. So, 60 ml na toner. Ayan. Ang cute lang. Pink lang din. Tapos, naka-seal siya isa-isa, guys, ha. Yung Clear Balm, naka-ano lang siya. Meron siya parang tape, diba? Yung packaging or yung seal ng mga product. Ito, naka-seal siya ng may plastic. And may plastic pa siya kada isa. Next, ang mga cute na creams. And, ito is the day cream and the night cream. And, isayin natin. Ito muna yung day cream.
akin. Ganyan lang siya kaliit. Ang cute lang. Ang liit-liit. Ang cute. So, 15 grams, guys, ang isa nito. So, 15 grams for the day cream. And ito yung night cream. Same lang siya. Ganyan lang din siya kalaki. And 15 grams lang din. And yun, naka-ano din siya. Plastic. So, yun na lang, guys. So, itong yung apat na laman niya. So, apat yung content niya sa loob. Para lang ding clear balm yung paggamit sa kanya. So, magka-cleanse ka muna using this gel, toner, and of course, the cream. The day cream para sa araw, and also the night cream para sa gabi. So, sabi dito, poreless maintenance kit, di ba? So, parang mamay-maintain niya yung glass skin daw na nabigay sa atin. Exfoliating kit na nabili natin. So, sabi dito, Rick's Skincerity's Poreless Maintenance Set promises a skin that's glowing more than ever. So, siya, glowing more than ever. So, guys, ayun nga. Ito daw ang ginigamit para ma-maintain yung glow na nabigay sa atin ng rejuvenating set na mga meron sila. So, this is the ideal maintenance kit na gamitin after that. And, yun nga, magiging poreless. So, yung mga sumpa sa mukha natin. And also, magiging glowing daw yung skin natin. Tingnan natin, guys. I-update ko naman kayo sa mga chika-chika dito sa mga ginagamit ko na to. So, ngayon, with the smell, amoy natin. Na-open ko. Ito yung plastic ko. Ngayon siyang plastic. And so, mayroon pa siyang seal. Na plastic na hiwalay. And yung takip ng gel is twist cap. So, ganun mo siya bubuksan. So, ay. Parang siyang, liquidy. Yung parang flowy laman. Oo, malabnow siya. Malabnow yung laman niya. So, hindi siya gel. So, ito guys, ang kanilang gel. So, twist cap. Which is parang nakakainis. Which is, di ko gusto kasi itutwist mo pa siya. Dapat yung ano na lang. Na, yung parang sa toothpaste na ginagano. Toothpaste? Yung, anong tawag sa mga ganun? Basta inaangat. Kung alam mo yung sagot, comment down below. So, yun yung naaangat na takip ng mga beauty products na ganun, di ba? Mas okay siya, lalo na sa mga facial wash kasi hassle pa pag itutwist mo and prone pa na matapon, lalo na yung tayo niya is pababa. With the smell, amoy siyang powder. Actually, amoy siyang feminine wash. Amoy siyang feminine wash. Seryoso. Amoy siyang powdery na amoy feminine wash. Ay, okay. So, tinatch ko na yung liquid. Amoy siyang powder na amoy feminine wash na amoy nung lactacid baby bath. Ganun yung amoy niya. So, yun. Amoy siyang feminine wash. Next, we have the toner. Ayan. Buksan natin si toner. Ayan. So, may plastic pa din. Ayan. Nagkalat na naman ako. So, the toner, twist cap. Okay lang sa toner ang twist cap. Hindi ko lang gusto talaga yung pagka-twist cap nito. Kasi tatayo mo siyang ganyan eh. Tapos iti-twist mo pa siya. So, mahirap baka matapon. Ganun. Clumsy pa naman ako. So, ayan. Si toner. Ooh! Wow! Galing! Oh! Diba, twist cap siya? Na-amaze lang ako. Ang galing! Diba, twist cap siyang ganun? Ayan. Tapos, meron pang takip dito. Oh! Ay! Ayan, meron pa siyang ganito. Ang galing naman. Twist cup na, mas may ganito pa. Bakit yung clear balm hindi ganito? Ganito din. Right, twist cup. Tapos, meron siyang maliit na lid ba? Oh. So, para hindi matapon. Same lang siya na amoy nung isa. Cleanser gel, no? Gel cleanser. Para sa sila amoy. Amoy powder yung pa din. And, sinisigit ko.
Parang siyang color medyo pink or baka nagre-reflect lang yung color ng bottle. Pero, bango niya. And na-amaze lang ako dito sa lalagyan. Perfect. Very good kayo dyan. Actually, mahilig kasi ko yung nakikita ko pa yung or tinitingnan ko yung quality ng packaging niya or nung bottle kung paano yung open. So, malaking plus yun kasi syempre ayaw naman natin matapon, nasayang or syempre na-amaze ako pag napaka-cute. Ganun. So now, we have the bakery. Bakery muna tayo. Open natin. Again, may plastic pa din. Good job naman sa may plastic kasi para hindi mag-spill. Lalo na pag in-order mo siya, yung isi-ship pa sa'yo, di ba? Tapon-tapon lang yan. So, hindi ko na binuksan ng buo. Yan doon lang sa may takip. So, ito siya. Yan. Meron lang siya maliit na maliit na takip na napaka-cute. Ito. Parang Mighty Bang. So, ayun. Oops. Maliit lang siya na tip. Sobrang liit na tip. Which is okay lang. Kasi para matipid-tipid mo din. And hindi madami agad yung malagay mo. So, good naman siya. And very, travel friendly. So, madadala mo siya sa pag-travel mo kahit saan hindi ka mahirapan. Kasi ang liit lang niya. And yun nga, so mahalagang mahalaga ang bakery na to guys, lalo na pag gumagamit kayo ng mga rejuvenating set. Kasi medyo mas prone tayo sa sun damage. Siyempre, ang init-init dito sa atin, di ba? Sobrang-sobrang init. So yun nga, mas prone tayo sa mga damage na nagpo-cause ng sun. Baka mas lalo pa tayo umite, magkaroon ako ano sa mukha. So better gumamit talaga tayo ng mga day cream or ng mga sunscreen. So ang cute lang niya, ayan, sa amoy. Pare-parehas lang. Ganun din. May powdery. So, powdery lang. So, light lang. Sabi nga dito, di ba? Light lang yung formula niya. So, next, we have the night cream. Yan. Ito yung night cream. Same lang naman siya ng day cream eh. Nung lalagyan. Same lang. So, titingnan mo lang talaga yung dito. Merong moon kapag night cream. And then, doon sa day cream, ito. Merong parang sun. Ayan. Ganun din. Same lang. As in. Pares lang sila. Ayun. Si day cream, yung pagka, ano niya, hindi ko nasasabi, papakita mo masyado sa inyo. Sayang kasi. So, si day cream, white na white yung laman niya. And then, si night cream, parang light lang. Parang siyang white, yung blue na clear. Parang siyang clear blue. Ganun lang yung kulay niya. And then sa smell, parehas lang. Parehas lang. So, pare-parehas lang sila. Ito na sila. Binalik ko na, di ba? So, pare-parehas lang sila na powdery yung smell. Amoy mga baby soap, ganun. Amoy baby soap, amoy baby powder. Yun nga yung smell niya. Hindi siya matapang. So, which is good naman. Lalo sa iba na medyo, concern sila sa smell, lalo yung mga ayaw ng matatapang na amoy, diba? So, yun lang guys. This is the poreless maintenance set ng Rick Skin. My thoughts about it is okay lang, travel friendly, maliit lang siya. Although, yung content niya is halos same lang naman yung dami dun sa clear balm. Tingnan natin kung gano'n ito magtatagal sa akin. But I'm going to use it starting today. And then, I will give you an update after a week. Ayan. After a week, mag-a-update ako kung ano nga ba yung result nito sa skin ko. So, abangan nyo guys yung video ko about it. So, that's it guys for our today's vlog. Sana nabigyan ko kayo ng konting glimpse about the Rick's Poreless Maintenance Kit or Maintenance Set. So, I will give you an update kung ano yung magiging effect niya sa skin ko. So, as of now, I'm very, very satisfied with the result ni Clear Balm. So, hopefully, ganun din ang ibigay sa akin result nitong Poreless Maintenance Kit or maintenance set nila. So, sana. So, yun lang guys. I will still give you many updates about sa mga beauty products na ginagamit ko. And if you have any suggestions na mga pwede ko pang i-try na beauty products, just comment them below. Or send it to my Facebook page. So, nandun din sa baba. Yung link papunta sa aking Facebook page. So, pwede nyo ako i-message dyan. Sasagutin natin yung mga tanong-tanong nyo dyan. So that's it guys for our today's vlog. See you again next week. Bye!